Kaya, kaya naman sobra. Uy, maganda ko nito. Kaya, kaya. Ano ba naman ang babae? Ako ulo na. Ako pula-dala na. Aba ng hair ko, kuya, no? Kaya nang gwapo mo, kung hindi bunganga mo, nandun na sa taas. Kuya na lang, lilipad ka niyan. Pati ngipin mo, lalaglag na. Si Miss Sarah, no? Si Miss Sarah mula sa May Saudi, isang OFW, gusto niya mag-share ng love line siya. Ilang taon ka na, ma'am? 20. Ha? 20 ka pala? Oo. Uso na po ngayon magpaano eh. Ay. O paano ka nakapunta ng Saudi? Na ikaw 20 anyos ang pagkakalam ko. Hindi po. Ganito po yun. Kasi po, nung 19 years old pa lang po ako, kasi may asawa at anak po ako, nag-decision po ako mag-abroad kasi akala ko po, kala ko po nga po, hindi nila matatanggap eh, nung ano sabi nila, ay pwede yan kasi yung itsura mo parang nasa 30 years old ka na. Habi ko, wow! Siyempre, ano masakit yung sabihin, di ba? Sabihin sa'yo, 30 years old ka? Ay, sino nagsabi na mukhang 30-year-old ka na? Yung mga recruiter ko po. Ay, ganun. Kasi sabi ko, ano po ako eh, 19 pa. Sabi niya, hindi naman halata 19 ka eh. Okay yan, pwede lang, pasado ka na. Ilan po ba yung anak mo, ma'am? Ilan po yung anak mo? Isa lang po. Isa lang? Lang. Dalawang taon. Ah, dalawang taon. Sige. Sa may General Santos ka, tapos pang ilan ka sa magkakapatid? Pangatlo po. Pangatlo. Ilan kayo mag... Ako po yung... Ikaw yung? Tatlong babae, isang lalaki. Pero doon naragdagan ng isang lalaki kasi nag-asawa yung tatay ko sa... nag-asawa yung tatay ko sa kabila. Mm. Tapos, ano, nanganak yung stepmother ko ng lalaki. Mm. Kaya yun, liging lima kami. Lima, sige. Lima yung kayo magkakapatid. So, yung family niyo, bakit nagpangalawang bisis ng asawa si tatay mo? Hindi nakapangalawa ang nag-asawang tatay ko. Mm. Nakapangapat na. Wow! Kasi ganito yan. Yung tatay ko kasi, hindi ko naman masabing pangit. Gwapo naman. Gwapo. ano, yung unang asawa niya, hindi pa kami lumabas sa mundong ito. Ah, so bali pang ilang asawa si nanay mo? Pangatlo yung nanay ko. Pangatlong asawa ang nanay mo. After kay nanay mo, may asawa pa siyang iba. Yung pangalawa kasi yung asawa ng tatay ko, naano pa namin yun eh, narinig pa namin yun eh. Taga doon sa lugar ng kapatid ng tatay tika lang, ko. Masyad, hindi po yung nakita. Tika lang, masyad. Nung namatay yung nanay ko, excuse me, ma'am. Ano, ganito yun. Excuse me po, ah, baka okay lang po ba na magsumali ka dito? Yung may trabaho ka dyan, yung kasama mo, maingay, yung bata ba yan? Bata ba yan? Hindi, kasi ano, bagong kain lang eh, kaya ganyan. Ay. Maingay, ma'am. Masyado maingay. Maingay pa sa'yo. Taras. Di, Ana, mafi. Baka ano tayo, ha? Baka may lipatan ka na muna na pwesto dyan, ma'am. Baka may pwede kalipatan. Kasi maingay masyado. Hindi ako makapag-concentrate. Dagdagan pa ng mga maingay din dito. Baka pwede ka rin maglumipat ka muna ng pwesto, ma'am. Mm-mm. Ngayon walang ingay, ma'am, nawalang ingay. Okay na? Binusalan mo na 'yung kasama mo diyan? Iniwan ko po silang dalawa. Oo. Busalan mo muna 'yung bunganga para hindi mag-ingay. Hindi. Ano po, para hindi ko matulog. Ayaw matulog kasi hindi ko kinakantahan. Kailangan mo pala kantahan. Kaya pala malat 'yung boses mo kasi mahilig akong manta. Sige. So tapos, ang nangyari po ay ganun po yung nangyari. Pangatlong nanay ko po, ano po ako noon, 4 years old pa lang po ako nung namatay yung nanay ko. Ewan ko, nawala o namatay. Bakit? Kasi po, ganito po yun eh, bata pa lang po kami na gustong mag-abroad ng nanay ko kasama yung kapatid niya. Mm. Nasa Maynila po siya noon. Kami na
asawa po pa yung tatay ko before namatay yung nanay ko. Alam na ng nanay ko na may asawa na yung tatay ko. Kinuha nga kami ng tatay ko, kinumpleto na kami doon. Opo. Apat kami magkapatid. So, ang nangyari po, nung nandun na yung nanay ko sa Maynila, yung tita ko naman po naka-flight na. Nung binalita na po namin, nasabi daw po nila namatay na daw po yung nanay ko dahil ano, yung pumatay sa kanya, yung kalibin niya. Ah, may kalibin siya dito sa Metro Manila. Hindi ko naman po alam kung talagang patay na. Kasi ang nakita lang po namin talaga, sa totoo lang po ha, ang nakita lang po namin talaga, yung picture lang niya. Yun lang po, yung nakatakip yung mukha. Hindi ko alam kung siya talaga. Kasi bata pa kami nun eh. Siyempre, maniniwala na lang kami. Kasi yung sabi nila, patay na daw. Nung nandito na po ako sa Saudi, tumawag yung kuya ko. Sabi ng kuya ko, ano daw, doon daw nakalibin yung nanay ko sa, ano, sa, ayun ko yun, sa Maynila. Sa din ng Maynila, city din siya. Sabi ko, talagang patay na ba o ano lang? Sabi ko, baka naman, ano, baka naka-amiss siya, nakalimutan tayo, kaya yun. Ah, sige, standby ka mama, saglit lang. Inom lang akong tubig mo, saglit lang po ha, saglit lang. Diyan ka muna. Nauhaw ako, natuyo yung lalamunan ko, saglit lang. Saglit lang, ma'am. Nakita kito kasi kita, nauhaw na ako. DJ! Hala, patay! Pasensya na, may commercial kasi masakit kasi yung ilong ko. Bakit po? Pangit po ba ako? Kaya nga po ako iniiwan eh. Sabi daw nila, ano daw ako? Ganon? Teka lang, para doon bago tayo pupunta doon sa iniwan ka. Ah, so ito na pong yung ngayon. Ilang taon ka, jubali, 4 taon ka nung iniwan ka ng parents mo, yung nanay mo, hindi mo na nakilala. Tapos, hindi, ano po, 4 taon po ako nung sabi nilang patay na po yung nanay ko. Tapos nung matagal po talaga, matagal ko pong nalaman na doon pala nilibing yung nanay ko. Siyempre, sa tagal na panahon, siyempre, sabi mo kanina, ang sabi mo kanina, duda ka kung napatay, yun pala, nalibing na. O, wag mo na ikwinto doon, hiyan mo na, ha? So, bali, namulat ka na separated yung, na wala ka ng nanay. So, sariling sikap na lang kayo, kumbaga. Pero tatay mo nagbubuhay sa'yo, parang ganon. So, umpisahan natin, ilang taon ka naglandi? O, umpisahan natin. Ano po? 20 minus 4. E di, 16 years old. 16 years. Tagal na kaya. 16 years. 16 years. Apat na taon ka palang naglandi. Ganon. Hindi naglandi. Akala ko iniwan. Ayusin mo naman. Ayusin. Tama yung tanong ko. Narinig nila yan. Ang tanong ko sa iyo, ilang taon ka naglandi, hindi yung iniwan. Special child nga. Hindi, ano. Teka lang. Tawagan kita ulit kasi ano yung busis mo? Lapit sa camera, ma'am. Lapit ka sa camera. Lapit po sa camera. Lapit. Sige pa. Yan. Okay. So tapos, sabi mo kanina, namulat ka na wala na ni nanay mo. So, hindi naman pabaya si father mo sa inyo? Sa iyo? Hindi.
Naghanga nga ako sa tatay ko eh. Mm. Kasi kahit na hindi sila maayos ng lola ko, mm-hmm. Binuhay niya kami, tinuruan niya kami kung paano maging mabuting tao, maging mabuting kapwa sa sarili, sa kasama mo. Yung huwag kang magdamot sa kasama mo kahit na ikaw din nadamutan, ganun. Okay. Mahalin mo ang tao na kahit ayaw kanyang mahalin, ganun. So tapos, ikaw nag-umpisa ang naglandi. Gwento mo, ma'am, dali. Ano? Kung... Dahil ano lang yun kasi ganito yun dahil sa stepmother ko, siyempre tampuhan lang namin yun. Bata pa lang ako, ano, siyempre medyo pasaway, pero lahat ng inuutos, alam, sinusunod ko naman. Mm-hmm. Di ko lang alam kasi na yung pinagbabawal pala ng stepmother ko, para lang pala yun sa akin, para na maging mabuti ako sa tao. Eh yung, hindi ako maano ba, hindi ako magsisisa kung anong si, ano sa akin, pinayo sa akin ng stepmother. Pero ako, inisip ko kasi na, ay, sama ng ugali niya. Kasi lagi akong sinasaktan, ganun. Kahit na pinapahiya na ako, dalaga na ako, pinapahiya pa rin ako. Mm-hmm. Dahil daw ano, ganito daw ang ginagawa ko. Nung nagsimula nung namatay yung, ano, yung nanay ng kapinsan namin. Matay yun siya nung dumalo yung ano ko, yung pinsan ko din siya, pangatlo. Mm. Tapos, hindi ko siya gusto. Ang gusto ko yung ano niya, yung kasama niya, yung pinsan din. Naging nanay na naya niya. Yun ang type ko. Mm. Tapos yung nakatype sa kanya, pinsan din namin. Mm. Ang nangyari, ganito yung nangyari. Kaya yung nagsimula ko naglandi. Ano? Sinabi nila, yung asawa ko, na-crush ko daw siya. Tapos sabi daw ng asawa ko, type niya daw ako. Sabi ko, hindi ko naman siya type, tangkad-tangkad yung tanda-tanda pa sa akin. Kasi bata pa ako, 14 years old pa lang ako nun. Tapos ano, nagtagal kami nagtago ng ano, ng pag-ibig, ano, 1 year lang, ay 6 months lang, nagtagal kami. Akala ko ba naman, akala ko ayaw mo sa kanya, pero nagtago? Anong klase? Hindi yun, ganito yun. Ewan ko nga eh, hindi ko alam kung bakit ako naging tanga sa kanya. Bakit ako ganun, nasabi ko, bakit hindi siya maalis sa isip ko, tuwing matuturo ako siya, yun na papanaginipan ko. Kasi ako, pag magmahal ako, isa lang talaga. Hindi lang yung pag magmahal ka, gusto ko nga iklaro sa iyo. Gusto ko nga iklaro sa iyo, pero kanina sabi mo ayaw mo sa kanya kasi matangkad, matanda, tapos hindi ka makatulog. Anong klase? Hindi matanda, sabi ko matangkad, payat. So in short, gusto mo siya. Oh, gusto mo. Nung sumakay na kami ng motor niya, pinasakay ako ng mga pinsan niya. Sabi niya, sabay tayo. Sabi ng asawa ko, alikay, atig kita. Sabi ko, kasama yung mga pinsan ko. Sabi ko, nung sumakay na kami, ako yung pinagitna nila ang katabi niya. Nung nag-break siya, nayakap ko siya. Siyempre, sabi ko, bango. Sabi. Pero sabi, pag binata, di ba, nagpapagango para maano, maamoy. Naamoy ko siya, sabi ko, eh nung nagbaba lang kami sa ano, sabi ko, dito na lang kami, baka makita nila, sabihin nila, ganito, ganyan. Takot kasi ako sa tatay ko. Mm. Kaya baka pag malaman niya, sigurado, patay ako. Mm. Hindi na akong mamatay eh, nung gusto ko na mag-asawa sa kanya. Ay, di. Ibig sabihin, nagsama kayo in short, ito na lang. Hindi pa nagsama. Mm. Talaga pa nga kayo. Nag-aaral pa kasi ako noon na grade 6. Mm. Malapit na yung graduation namin. Nung hindi ko na mapigilan na tumatakas. Minsan nga, tumatawid ako sa ano, bintana para makita siya. Ako sabi nila, may nangyari doon sa amin. Kahit nga isang titik, wala. Nung palagi nila sinasabi sa akin na pinaparinig nila ganito na may nangyari doon sa amin, palagi daw kami nagkikita sa madilim. Tapos hindi na ako makapigil. Nung magbaha sa amin, sabi nila, kasalanan ko daw. Ako daw nung bibigay na ano sa kanila ng malas. Sabi ko, normal naman magbaha. Kasi ano, umuulan. Alam nga nang pigilan ko yung ulan eh. Hindi naman ako ang siyala na pwedeng gawin na ano, pangbara ng mga baha. Diba? Tapos nung nagalit na ako talaga sa stepmother ko.
sabi ko, gusto ko na magkipagtanan sa kanya. Nagsama kami doon. Umuwi ako sa bahay nila, nandun yung auntie niya. Auntie ko din yun. Nagpunta ko sa bahay niya, nakita ko ng auntie niya, dala-dala ko yung mga gamit ko. Tapos, kasi kita nila na may pasa-pasa yung mga katawan ko. Kasi pagpalo ng mga stepmother ko doon, pasa-pasa na yung katawan ko. Hindi pa yun umuwi yung tatay ko. Pag-uwi ng tatay ko, lasing. Nung nagpunta yung tatay ko doon sa bahay ng auntie namin, sinabi niya, pauwiin daw ako para ayusin daw yung kasal. Kasi lasing yung tatay ko. Siyempre ako wala. Minsan may tiwala din ako sa tatay ko na nagsasalita. Pero ako hindi, kasi iniiwasan ko na baka pag-uwi ko, patay ako. Ganun. Nung tatlong araw na, doon na nila, ikakasal na kami. Hindi makapaghintay yung lalaki kahit na hindi pa ako nakapagbihis, nakapag-ayos. Nandun na yung lalaki. Sabi nila, uy, excited mo naman. Parang akala mo, tinatakas yung babae. Ganun. Yun yung nangyari. Kinasal na lang kami ng diretso. Wala nang madaming usapan. Pero mas maganda yung kasal ko kahit na ganun. Lagi pa rin bisita. Nagsama kayo. After ninyo magsama, nagkinasal, nagsama kayo. Okay na may pagsama nyo? Apo. Sa ang muna, okay pa. Maayos pa. Ang nangyari, baliktad. Bakit? Naging lalaki ako, siya naging babae. Ikaw nagtatrabaho. Ako yung naghanap buhay. Nung nagsama kami ng isang one month, doon ko na nakita yung tunay niyang ugali. Pero ano ba yung... Nagsisi ano ba, ako. Ano ba yung trabaho niya bago mo makilala? Ikaw is janty. Ayun naman pala eh. Walang trabaho eh. Wala akong alam. Kasi nakita ko lang siya nag-drive. Ganun. Kasi may siya na... Yung inaarikilahan ng motor. Ganun. Board ka na motor. Pero kaya nga gusto ng tatay ko na makipaghiwalay kami. Kasi alam na ng tatay ko. Before nalaman ng tatay ko na sinasaktan ako ng asawa ko, binubog ako, doon ako sa kanila, sa Cotabato. Dinala ako doon ng asawa ko kasi akala ko magbabago siya. Before ako umuwi doon, hindi pa ako buntis, wala pa akong anak. Akala ko nga magbabago na eh. Sabi niya magbabago na daw siya. Kitang-kita. Kahit na marinig nila yan lahat, alam nila kung anong sinasabi ko. Kaya nga, minsan nga nasasaktan din ako. Ano kasi? Sorry ah, baka maiyak ka. So automatic, nagsama kayong dalawa, kalaunan na lumabas yung tunay niyang ugali, na hindi nagtatrabaho, tamad, gano'n. So saan ka nagtatrabaho noon? Hindi, ang ginagawa ko, minsan may nagsasabi na magbenta, ganito. Sabi ko, ako na magbibenta, ako na yung ilalakad ba yung mga gulay, minsan bulad, minsan naman isda, ganun. Na sabi nila, yes, aray ka magbenta kasi alam nila na mas magaling ako magbenta kahit na ganito lang ako. Kasi bata pa lang ako, mahilig na talaga ako maghanap ng mapagkakitaan. Hindi nga, grade 4 ako nagsimula magnegosyo, magtitinda-tinda, ganun. Kahit konti-konti lang, pang baon lang. Kasi yung tatay ko ay hindi nagbibigay ng baon dahil daw nakakasira ng utak, hindi daw marunong magbasa, ganun. Ayun, kami na lang nag-aanap ng paraan para makapagbili na kami ng pagkain namin sa pag-Christmas, ganun. Kaya nga minsan labi ko, nagsisi din ako nung nag-asawa ako kasi hindi ko naranasan yung mga dalaga ngayon na ini-enjoy yung sarili nila, nag-i-enjoy sila kung anong gusto nila, ay ako, natali na ako, hindi ko makuha yung gusto. So automatic, ko. Nagsama kayong dalawa, ikaw yung nagbubuhay sa kanya, nung nabuntis ka, ano nangyari? Kaya naman nang, kahit nabuntis ako, nag-ano din ako, nagtatrabaho din ako ng mga ano-ano dyan. Tinitinda-tinda gano'n. Kwento mo, ma'am. Tapos siya naman, minsan, yun sa basakan, gano'n, nag-ano ng mga palay. To make the long story short, hindi kayo nagtagal. Naghiwalay kayo? Hindi. Hindi pa. Hindi, nagtagal kami ng 4 years. 5 years pala. Nagtagal kami ng 5 years. So, nagsama kayo, anong taon, ilang taon ka nun? 16. Paano kayo nabuntis ako sa 16. Paano kayo ikinasal? Kasi paano ka kinasal kasi 16 ka? 2000. Hindi, kung sabihin. 2015. Paano ka 2015.
paano ka nga kinasal? Kasi 16 is minor de edad ka pa. Kasi sa Muslim, walang pinipiling edad. Ah, sa inyo pala. So, bali, ikaw nung time na yun, 15. 16? Ah, 16. So, ngayon, ilang taon ka na? 20. So, 4 years ago. Oh, so, ano nangyari nung tapos kayo kinasal 4 years ago? Ah, sa loob ng 4 na taon, Abir. Ano, malaki na pinagbago. Mm-hmm. Minsan nga, alam mo, kasi bago, nasabi ko kasi sa kanya nung nandun pa ako sa lola ko, kasi yung lola ko, ayaw talaga akong ipakasal kahit na virginat ko. Mm. Ayaw? Kasi ayaw niya talaga sa lalaki na sa asawa ko, ayaw niya talaga kasi wala daw nakikita nila na wala talagang respeto sa magulang ko, ganun, ayaw niya magpakilala, ayaw niya magpakita. Siyempre, pag tao walang mama, walang papa, wala yung mga kapatid niya sa tabi niya, siyempre sino naman mag-aakala na ano, ganun. Nagbuhay siya mag-isa, inadapted lang yan siya doon sa amin. Kaya so ngayon, nagsama kayo. So hindi nagkaiwalay kayo, bakit? Naghiwalay kami. Nakikipaghiwalay ako sa kanya nung nandito na ako sa Saudi. Ah, ngayon lang. Kailan lang? Kahapon? Nagkarang ano? Gaano ka na? Mag-1 year na. Kailan ka ba na punta diyan sa Saudi? November 24, 2018. Ah, last year lang. Pagdating mo dyan, saka mo hiniwalayan? Hindi pa ganun. Sabi ko sa tatay ko, doon pa ako sa Maynila, sabi ko sa tatay ko, pa, sabi ko, kasi ganito yung ginawa ko. Kasi yung tatay ko, ayaw din ako mag-abroad. Sinabi ko sa kanya, pa, kayo na lang bahala sa asawa ko. Kasi alam nyo naman na kahit na anong paraan ko na magpag-iwalay sa kanya, ilang beses na akong nagtangkang mag-iwalay sa kanya, paulit-ulit ko nang sinabi na iwalayan ko siya, pero bakit ganun, ayaw ko. Bakit? Di ko alam. Oh, so, ibig sabihin, sa Maynila ka pa lang, niwalayan mo na. Alam na yan, alam ng ate ko, alam ng mga pinsan ko, alam ng mga kapatid niya, alam ng mga pamilya niya, na gusto ko talaga mag-ipag-iwalay sa kanya. Hindi pala kaya yung... gusto ng mga... Sige nga, ito din. Hindi pala, sabi mo kanina sa Saudi ka, tsaka mo hiniwalay yan. Dito pa lang sa Maynila, hiniwalay yan muna. Sa anong rasonis? Hindi pa lang kami hiniwalay ng Maynila. Ah. Nung nandiyan pa ako sa Maynila, hindi pa kami hiniwalay mo. Puro ano lang, puro salita ng masakit din nun. Kasi umiiyak. Ganun din ako, umiiyak. Kahit na pinipilit ko na ayaw makipag-iwalay sa kanya kasi may anak ako. Kaya nga ako nagpunta dito. Ayun na lang. Hirap mo naman kausapin. Bakit? Kasi ano ba ako sa'yo? Nakikinig na ako eh. O sige na, kwento. So tapos, dung dyan ka na sa May Saudi, wala na ka talaga kayo? Wala na. Wala na, pero nagpapadala pa rin ako sa kanya kasi sa anak ko yun. Doon sa kanya yung anak mo? Oo, nandun sa kanya ka. Kasi ayun yung ibigay sa tatay ko. Sabi niya, nawala na nga ako, mawawala pa yung anak ko. Kaya anong mangyayari sa akin? Sabi ko, ewan ko sa'yo. Sana mawala na din ako. Sabi ko eh, bakit hawak ko ba yung buhay mo? Dinarinig daw niya yung sarili niya. Sabi ko, hindi sabi mo narinig yung sarili mo, kaya mo ba yun? Hindi nga sila nagpasa na may sugat siya eh. Sabi ko, ipasin mo daw takin na may sugat ka. Hindi ako naniniwala. Pero napadalahan ko yun, sa totoo lang, pinadalahan ko yun para lang sa anak ko. Kasi yung anak ko, sabi daw niya yung bahay. Kasi bahay namin, kaya before ako umalis doon yung bahay namin, untik na magiba. Malapit na magiba talaga. Magigiba na talaga. Sige. Ayun. Tapos walang motor. Yung anak ko gustong-gusto magkamotor. Eh, kahit na sinong makita niya na dumadaan sa amin, gusto niya sumakay. Nung pinadaan ko siya, sabi ko, bilhan mo yung anak ko ng sarili niyang sasakyan. Sabi niya ako eh. Ilang taon na ba? Ko siya, tapos kuha siya ng motor para lang... Kasi kahit na wala ko sa tabi ng anak ko, kahit na paglaki niya, tatandaan na sana maabutan pa yung motor na hindi masyadong. Papamanahiyon mo ng motor yung anak mo? 4 na taon pa lang yung anak mo? 2 taon pa lang yung anak mo. 2 taon? Gusto magdala. Sino magdala ng motor? Tatay niya. Siyempre, alam-alaman yung anak ko. Bakit marunong ba yung mag-ride? Kaya nga, lumabas mo nga mo, bilhan mo ng motor yung anak mo eh. Oo. Ah,
Kahit na gusto na akong pumunta sa malayo. Ah, ay, may sasakyan na. May sasakyan siya. May driver siya. My God. Siya yung may-ari. Kasakay-sakay lang. Kahit na. Diba na? So ano yun na lang? Oh, sige na, binilhan mo na motor yung anak mo. Yun lang. Tapos ano, last na nagpadala ako, last na nagpadala ako sa kanya, nagpatano siya ng bahay. Patay na siya ng bahay. Very good eh. Hindi kayo pang dalawa, hindi mo iniwala yan. Hindi. Kasi alam ko naman na wala, hindi niya kayang ibigay sa anak ko kung ano ang kailangan ng anak ko. Eh wala lang kasi kasi silang bahay. Eh syempre, anak ko yun eh. Wala pa kailang sa asawa ko. Ganun. Ang asawa pwede mong palitan. Pero yung anak, mahirap. Ah, sige. Eh, sige ah. Ay, bongi. Ba't sa langaw? Oh, yan na lang ha. Miss Sara, mula sa My Saudi. 20 anyos. So, kailan matapos kontrata mo dyan? Ano na? One year na lang. One year na lang? Sa 2020, magto-2 years na ako. Oh, very good. Sa November 2020. Ah. 2020, 24. Mm-hmm. 2 years na ako. Mm-hmm. Naghihintay nga yung mga ano kayo, mga wala mo na. Pero wala akong tiwala kasi ano eh, bahay na lang. Uy, normal naman, ano, ano, sa 20 na nang may daw sa akin, puro pera hinihingi, walang nagseryoso, kaya ako nag-block na lang. Meron ako seryoso, tatlo, naiyak ako kasi pag tingin ko ng FB ko, may iba na, pinasa, pinos, sabi ko, wag, sana maging kayo na, all. Tapos, ayun, single pa rin. O paano ka maging single? Eh, kasado nga kayo. Paano ka maging single? Eh, kasado nga kayo ni Mister mo? Ay, na. Papa ko na ang nag-ano. Hindi ako. Tapos na. Ayoko siya pagbalik na ano pa. Eh, baka pagbalik ko pag kami na, baka last na lang nabuhay ko na patay na ako. Sinuso yun eh. Kahit mga pinsan niya, sinusiyosan niya. Minsan nga, tinutukan ako ng baril. Oo, tinutukan ako. Kasi baka maingay ka siguro. Ito yun. Sabi niya sa akin daw, nag-ano kami, nagbibiruan siya sa akin. Siya nang simula ng biruan. Sabi niya, oh, nakita mo ba yung ano ng boyfriend mo? Kasi yung sabi niya, boyfriend ko yung nagkakagusto sa akin doon pa ako sa lola ko. Sana marinig niya to si Saipon. Pwede. Pero binasted ako ng ano crush ko eh kasi tinawagan ko siya dito na ako sa Saudi. Sabi ko, hi, musta na? Nung sinagot niya, pagpatay niya, hindi niya na pinapansin yung text ko, yung tawag ko. Kaya ini, kaya ano na? Kaya yung kinalimutan ko na. Sabi niya sa akin, eh, gano'ng bakalaki yung ano ng boyfriend mo? Sabi ko, ay, ganito. Kita yun na, ganito. Ganito kalaki. Ay, lapit ko. Kinuha yung dari. Tumakbuhat ko sa baba. Sinuntot ng anchor niya. Takit mo. My God. Ganito daw kalaki. Ganito kalaki. Kaya yun, nagalit. Kasi malit daw sa kanya. Hindi yung ginamahan. Kusap na ako. Hindi yung kausap mo yung kabila. Baga ikaw. Wala akong kinakausap. Kamera ako nakatingin sa mga audience. Wala akong kausap. Wala akong kasama dito eh. May kasilig. Tarareng. Ha? 1999 ako eh. Ha? May? 1999 ako. Oh, bakit kung... Pinangalan. Oh, kung 1999, ano? Sabi nila may kulang. Ah, may kulang ba? Ano tawag? May? Sana gawin na lang 2000. May ano, may terereng. Ah, may terereng ka? Ay, wala ako terereng. Uy, kung totoo lang, nangyuto lang ako makipag-usa. Pero pag sa pagdating sa mga pag-ibig, talaga, seryoso ako. Seryoso ka? Kaya na minsan, napahirapan ako eh. Ano, nasaktan din ako eh. Nung nalaman ko yung...
yung nainlove na ako, umasa ako sa kanya na sabi niya pag uwi na siya yung magsusundo sa akin sa airport. Sasabihin, sasamahin ako sa pamilya ko. Tapos sasabihin sa pamilya ko, papaka sa London na ako, ganun. Ina-imagine, kahit wala na akong cellphone, yun lang ina-imagine ko. Pagkuha ko ng cellphone ko ng 4 months, sabihin niya, kasal na pala siya. Hooray! Sakit! Love life! Kwento. Nangyayap ako. Kaya yung sabi nila, oh, baka pinuto ka lang yan. Security kasi yun. Kahit na ganun. Kahit di ko lang siya nakita sa personal. Sa, ano, sa cellphone naman nakita ko yung tura niya. Hindi ko yung cellphone. Bagay sana kami eh. Kaso naging, ano kami, naging hayop. Oh, sige ma'am ha, abangan mo mamaya kung ikaw yung choice ng mga viewers natin ha. Kung ikaw yung makakatanggap ng... Hindi, meron pa, madami pa akong sasabihin. Mamaya lang, bakit ayaw ako makausap? Ano yan? Panay tawag ako sa'yo, panay text ako. Ganito sabi ko, ano, hindi niya pinapatay, kinakansel ganun na. Ewan ko, bot sa langaw. Ano pa sasabihin? Ano pa sasabihin mo sa akin? Sabihin mo na. Gusto kong sabihin na sana marinig ito ng mga taong, ng mga, hindi lahat ng lalaki ha, except lang sa'yo. Mm. Yung mga lalaki na gustong ligaw, gustong mag-ano sa akin, oo, maganda nga ako. Sa itsura lang. Kasi, pag may ganito, ah, sabihin. Tapos pagdating lang, sabi, ay, kailangan, pwede mo ba akong tulungan? Sabihin nila, gumawa. Sabi ko, ano yun? Simple ako, mag-ano lang ako, papadala lang ganun. Magpapadala ng usapan nila, sabi niya, may ano kasi ako, ganito problema. Ano, pahirami mo ako ng pera, babayaran ko pag-uwi mo. Sabi ko, ay, sorry, wala akong pera, hindi na sa perfect lahat. Yun ang sabi ko. Tapos sabi niya, okay lang, kahit di mo naman, kahit di ka naman, ano, kahit di mo naman ako kayang padalan, ganun, sabi daw nila. Chit-chit pala sila sa akin. Pag hindi mo na yung pinadalhan, sabi niya, pag-open mo ng FB ko, pag tingin ko may pinos na palang BF niya, sabi ko eh, hindi mo ako maniniwala sa mga ganong lalaki ngayon. Kasi ngayon, mga lalaki ngayon, mga sinungaling, mangloloko, paasa, at higit sa lahat, nagbibitaw ng usapan na hindi naman nila kayang tuparin. Di ba tama ako? Except na lang. Tinamaan ka yata eh. kuya, wait lang ha. Para makita nila na hindi pala ako, hindi pala ako bro ha. Naman lang ako. Hindi kuya, sa totoo kahit na sabihin mo, ay si Sara ano, may ano pala ito, may sakit pala, pwede nyo i-mental. Sasabihin kaya ng mga kakilala ko, ganyan yan, pero mapagkaibigan, mapagmahal sa kapwa, hindi marunong magdamot, ganyan ako. Pag mahal ko talaga, pag tinamaan ako talaga, siyempre, kahit anong problema niya, kaya ko, kahit na sabihin mo. Pero mas pinili ko yung tatay ko na lang pamilya ko na tutulungan ko kaysa sa ibang tao, kaysa sa taong nanluloko sa akin, di ba? Yung papaasahin ka lang, papaiyakin ka lang, tapos sasabihin sa'yo, mahal kita, pero pagdating ng ilang araw, sasabihin sa'yo, may iba na ako. Kaya, may ano ba yun sa ano mo, bakit palaging ganyan? Ano yung kinukuryente ka ba ng microphone mo? Layo mo kaya, para hindi, ganyan. Kaya, ilayo mo, para hindi makuryente yung bibig mo. Kasi, ano na, kahit malayo, ilapit mo na lang. Lapit mo na lang, para masobra. Ano ba, nakuryente ka ba sa bibig? Mayawa ako. Kuya, huwag ka naman sobra. Uy, gaganda ko nito, oh. Kaya ganyan, ayan niya.
Ayun po nga mga babae, ako ulo na, ako dala-dala na. Aba ng hair ko kuya, no? Kaya nang gwapo mo, ang bunganga mo, nandun na sa taas. Kuya na lang, ilipad ka niyan. Pati ngipin mo, nalaglag na. Panganak, kumusta ka na pala? My God. Sana nga makasali ako sa mga ano, kulitan, de. Gusto ko talagang maging kulitan girl. Pagdating ng panahon, ako nang naging rawina ng mga kalokohan nyo. Kaya, simula naman dito ko sa Saudi, siguro, sa totoo lang, simula naman dito ko sa Saudi, nadagdagan yung ano ko eh, praning ko eh. Dati sabi nila, bura ako ngayon, naging ano na ako. Kulang nga lang daw, dalhin ako sa mental. Pero pag may problema ako, tinatawanan ko lang, pag sobra na, iniiyakan ko na lang. Sexy ako. Wala, sabi ko ano. Sabi niya mataba daw ako eh. Sabi ko ako na yung mataba para wala mang ano sa akin manakit ng puso. Kaya may lamok, bakit sa ilong mo? Lagi ka na lang. Yun lang eh. Magsalita ka naman anong sasabihin mo sa akin, hindi yung ako, hindi ikaw. Hindi, sabi mo kanina marami ka pang sasabihin, kanina hinayaan ko na kita para madali matapos. Sabi mo, hindi ka nakikinig. Ganyan ka na lang eh. Nakikinig nga ako, kaya gamaganon yan eh. Tainga ko yan eh. Yan ang reaction. Yan ang reaction na tainga ko. Kung ano yung pandinig niya. Yun. Oo nga. Hindi ako nagagaya eh. Huwag mo gayahin. Nano. Tinitignan ko yung bunganga mo pala. Kaya, pala ako pag ganito. Sige na ha. Baka gusto mo nakausap dyan. I-add ka nila sa imo kung gusto mo para may makakausap ka, ma'am. Oo naman. Bakit? Pag ako, pag pinrent, siguradong kukulitan sila sa akin. Pag may trabaho ako, siguradong maiinis sila sa akin. Bakit? Pag mag-text yan, pag hindi ko naka-reply, sasabihin, ano yung nagawa mo dyan? Ay, ano ba ang gagawin ko? Alangan naman, magano ko. Sasabihan sa amok, madam, may mag-message sa akin, ha? Ano ko muna? Kaya pala rin akong tangan mo. Diba? Kahit na gusto mo nang matulog, may tatawag sa'yo, sasabihin, oh, text mo, mag-reply ka naman sa akin na para alam ko kung ginagawa mo. Sabi ko, tawag ka naman kaya para makita mo. Diba? Ama. My God. Ewan ko, umbot sa langaw. Langaw dito? Langaw dito? Ano lang dito? Nipis lang meron. Naka ng mga alaga ko, di ba? Sabi niyo, maingay. Kaya yun, pinapaingay ko para sabihin may langaw. Para pag sabi niya, papasok yung langaw sa bungahay. Siyempre, titigil na yun. Di ba? Ewan ko, umbot sa langaw. Ay, kung magsalita ka pa, kung ano, parang nakikita mo ako, ha? Alam mo, nakikita ako, meron nakikita akong, ano, saibit dyan, pasaibit. Ano ba yan? Hindi naman siya kinakausap ko, eh. Ikaw naman, eh. May moto ko sa'yo. Sige, ito. Atay sa moto, ha? Bola ka ba? Kasi, pag nagkikita ko yung ulo mo, pwede mong i-shot doon sa ring. Ewan ko, umbot sa langaw. My God. Huwag na lang po sa akitip yan, hindi ka kausap ko.
Choir ka ba? Kurente ka ba? Kiring-kiring ka, parang ka naman. Kasi, sa tabi na nag-uusap kita, nangungurente yung bunganga mo. Lagi na lang yung bibig mo nung gano'n sa taas. O, diba? O, sabi ko eh. O naman. Dad, sige, paiyakin na lang kita. Ganito. Pagkakasin sa ano, nangyari sa buhay. Sisinga mo na ako. My God, I trust. Sorry ha, kasi una-una yung ilong kong umiyak eh, kaysa sa mata ko. Alam mo, dati, nakakilala ko sa Maynila. Nagsama kami. Nagkita lang kami pero hindi kami nagsama na matagal. Isang araw lang. Nagsama ko siya sa Maynila doon sa, ano, sa Luneta. Sa ati ko, siya yung nagdala sa akin doon. Nakakilala ko siya, mag-abroad din. Nandito rin yung sa akin, pero hindi ko alam sa Albaha. Kala ko pa sabi, pag ako, so sigurado pa, tayo lang ako nito. Tagal ng panahon kong hinintay na magpausap ko siya. Kasi siyempre, guwapo, trabaho. Yun ang inaanap ko, pabait pa. At hindi ako kanina. Nung nandun ako sa Jeddah, doon ako kasi nauna eh. Punta ako doon sa Jeddah. Hindi ko na nag-usap, ni number niya hindi ko nakuha, ni account niya hindi ko na alam. Kala ko wala na akong communication sa kanya. Tapos, dami nang dumaan sa akin mga lalaki yung gusto makipag-ligaw sa akin. Ita. Tapos ano, sabi ko, sana tutuhanin yan, sana wag lang daan sa usapan. Naalaman ko na kaya pag hindi ko sila pinapansin, hindi kanila, hindi papansin yun. Isang araw nakalipat na ako dito sa Baha. So, yun ang naniwala sa sinasabi kasi isa kami ng lugar, malayo lang sa lugar namin. Sabi ko sana yun na kahit nawala ko, kahit na sinasaktan ako ng amo ko, hindi ko pinapansin. Pag malungkot ako, yun ang naisip, yung sinabi niya, pag-uwi daw, siya daw yung magsusundo sa akin, ihatid sa pamilya ko. Sasabihin niya, ano daw, baka pwede daw siya mag-asak. Pero ko lang. Tapos, wala ko tayo may pala ako. May noong natin sa akin. Sabi na. Bakit ayaw na? Sige, alin. Time is up na. Tama na. Kalatakan. Kalapasan natin ang magaling na drama, Chris. Drama ng mga makukulit. Sige ka na, ano na lang. Salamat sa oras mo, ha. Sana nag-enjoy ka sa usap kita. Sana nag-enjoy ka sa mga sinabi ko. Sana napatawa kita. Sana naano kita, ganun. Okay na. Ano ang sagutin mo? Budots ka nga muna. Sayaw ka nga muna ng budots para masaya tayo. Muna, iya. Sa taga ko na dito. Kapag sayaw.
Sige. Saan lang? Saglit lang. Si Miss Sara mula po sa may Saudi. Paso! Okay mong naong 5. Wate! Wate! Di pa ako wate! Okay ka lang? Okay ka lang po ba? Okay ka lang? Miss ko, sounds eh. Ay, na-miss mo sumayaw. Sige ha, good luck sa'yo ha. Abangan mo mamaya kung ikaw yung choice o ipipiliin. Papanalunin ng mga viewer natin ha. Oo. Ah, bye-bye. Salamat sa sound ha. Pinarinig mo. Bakit tumato daw sumayaw eh. Aha, isa ka tumato na mismo sumayaw. Wow, galing ah. Ako pa, talaga ng mga bibi. Oh, sige be ha, thank you. Ingat-ingat ka dyan, enjoy na lang, bye-bye. Bye-bye.